Hi guys! Welcome to my mukbang. So, ito na naman tayo. At magmumukbang na naman tayo. So, ang prepare ko ngayon is Pinoy na pagkain talaga. Ito. Pritong tinapa. Tapos, yung pritong talong. At saka sawsawa na kamatis with the green onion tsaka bagong alamang. At eto may sisig. So, hey guys. Kain tayo. So, ngayon magkakamay ako. At maglalagay muna ako ng Sprite. So, itong pagkain na to is parang type ko magkamay. So, maghugas na ako. So, kain tayo. Haluin natin yung sawsawang ko. Hindi ko pa kasi nahalo kanina eh. So, alam niyo ba itong tinapa na to? So guys, ginto ang fries. Alam mo yung apat na pirasong yan, pumatak siya ng nasa 200 plus sa peso. Sobrang mahal, di ba? So dahil gusto mong kumain, kakagatin mo. So okay, ito yung aking talong. Na yung tissue ko. Ang sawsawang ko, kamatis. So parang pasensya na sa mga hindi nakakaintindi sa mga sinasabi ko. Pag ganitong pagkain, parang nakakamiss. Pero pag nasa Pilipinas ka na, ma'am, laging ganitong pagkain mo, parang nakakasawa din siguro. Ang mga hindi nagkakamay dyan, pasensya na po. Try nyo magkamay. Sarap kumain. Siyempre, ibang mga lahi, diba? May mag, may gaganyan dyan. Pero ano, ang mga Indonesia nagkakamayam. India. Ang India nagkakamay din. Maski nasa restaurant sila, talaga nagkakamay sila. Ano pa ba? Mga Taiwanese hindi. Pag nga nakita nila nagkakamay yung mga Pilipino dito, parang bakit mo kinakamay? Ganun yung sinasabi nila. Gumamit ka ng chopstick. Itong tinapa na to raw is galing ng tinapang Salinas. So, kung ano kayo dun sa tinapang Salinas, familiar kayo. Kasi,
Masarap talaga yung tinapang Salinas. Basta sinabing tinapang Salinas, ibig sabihin nun, the best. Masarap naman kasi talaga. May available akong sisig, kaya sinama ko na rin. Umulan ngayon dito sa Taiwan. Parang sabi nila may bagyo yata. Kaya masarap kumain ng ganitong pagkain. Gagaling ko lang galing sa trabaho. Masyado magulo ngayon sa atin, no? Dahil sa ano, sa mga pare at saka mga at kay PRDD. Huwag na tayo makikulo. Kayaan nyo na lang sila. Kayang-kaya nila yun. Sarap. Sarap ng tinapa. Ang tagal ko lang hindi nakatikin ng tinapa, ilang taon na. Kasi pag may nagbabakasyon dito, puro naman tuyo ang dala nila. Hindi nga ba pre-visa rito? Pre-visa, pero mahirap din. Mahirap pa rin. Kasi, immigration sa atin, maraming tanong. Kasi anong hinahanap? Pag hindi na-produce ng tao, hindi siya matutuloy rito sa Taiwan. Imagine. Di ba dapat dito sa ano, Taiwan naghihigpit? Dapat sa immigration nila dito, di ba? Dito yung ano. Dito nila dapat tinatanong yung tao. Ang gagawin niya rito? Show money ba siya? Ganito, ganon. Meron din baliktad. Sa Pilipinas. Yung tatanong doon sa immigration doon. Ang gagawin mo doon, may kang mag-anak ka ba doon, may invitation, imagine, ito lang yung ano, tourist visa na may invitation, kailangan mag-forward ka ng invitation letter. Parang hindi siya pre-visa, di ba? Yan dami-dami nilang hinahanap. Tapos yung iba, kasi diba hindi ka napupunta sa immigration, sa ano bang tawag doon, sa embassy ng Taiwan para kumuha ng visa, kasi nga pre-visa na nga. Ano nangyayari? Parang hindi nagiging pre-visa kasi yung mga hinahanap nila. Diba kung kumuha ka na ng passport mo, diba may meaning nun, wala kang kaso. Kasi nakakuha ka na NBI mo, diba? Tapos pag ano mo sa airport, pag magtutur ka halimbawa dito, hanapan ka pa rin daw ulit ng NBI. Invitation.
nakakaawa lang din yung hindi mga hindi nakaka natutuloy kasi siyempre nag-effort sila, gumastos sila sa ticket back and forth. Hindi mo naman na mairi-refund yun eh. At hindi naiisip ng mga taga-immigration yun sa atin. So naman lang, hinahayaan na nila pagdating dito sa Taiwan, sa immigration o sa airport. Pag na 8080, pasensya. At least, yung ticket na nabili niya, na back and forth, nagamit niya, di ba? Wala. Hindi ko maintindihan yung ano sa atin. Sa airport sa atin. Di ba kasi nasana yung mga tao sa airport na yung may lagay-lagay, ganun. May paipit-paipit. Ganun naman talaga sila. Totoo naman kasi talaga yun. Dahil ako nung nanggagaling ako ng Qatar noon. Gusto ko mapabilis. Ipitan ko na lang ng ano yung pera, yung ano, yung passport ko. Para mabilis din na nila kakalkalin yung mga yung sa maleta mo. Kasi open nila yon, kakalkalin nila. Yun kung ano, anong hinahanap ko, anong hindi ko alam po, anong tinitingnan. Possibly naman na meron kang dalang droga galing na Middle East. Ano na lang nila yung parang siyempre mapatagal ka. Ikaw naman dahil gusto mo nang makalabas ng Pilipinas o ng airport, gusto mo na lang maglagay. Bagay, totoo naman yung sinasabi niyo yung Presidente Duterte na kasalanan din natin. Dahil kung hindi tayo nagbibigay, hindi tayo pumapayag, hindi tayo naluloko. Diba? So, nasana yung mga tao sa airport ng ganon. Kaya kasalanan din natin. Pero yung ang masaklap nun yung, di ba, yung tanimbala ba yun? Di ba? Kailan lang meron na naman lumabas. Parang napaka-imposible yun, di ba? Kung ako naman yung passenger, alam ko na nga ganun. Ba't ako magdadala? Para naman ginagawanta ka lahat yung mga passenger. At saka, just me yun naman. May mga live-live na ngayon ang mga ano. Ang cellphone. Ang FB. Huwag na silang gumawa ng mga ganun. Dahil sisikat talaga sila. Sisikat. Gusto nilang ano eh, ulit-ulitin eh. Gusto nilang rumakit. Ayoko na magdagdag ng kani. Dito, magpapak na lang ako ng tinapa. Gusto nyo na masarap na tinapa? Tinapang Salinas, bilhin nyo. Kasi yung gawaan nila, malinis. Kaya tagalan ako eh.
At saka yung mga ginagawa nilang isda. Mga bagong huli talaga. Kasi tabi noon, Pandawan na yun. Alam niyo ba yung Pandawan? Yung bagsakan na ng mga isda, guys, yun. Kaya pag deliver sa kanila, yun na yung ginagawa nilang tinapa. Nakita ko na kung paano nila gawin to. Nandun ako sa Pilipinas. Napanood ko kung paano nila gawin. Ano nilang ginagawa, hugasan nila. Tapos, isasalansan nila sa parang salasalang mga kawayan niya tayo. Sasalansan nila yung sariwang isda. Kaya sa kanila ibibilad. Pag nabilad na nila yung isda, iano ngayon nila, babandian. Bandi ang tawag nila doon eh. O, itutubog nila sa mainit na tubig na may timpla na yon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Parang 15 minutes, ganun. Yung nakatubog siya sa ano, gumukulong tubig na templado na. Tapos, pagka nabandian na siya, sasalang na nila ngayon doon sa ano nila, doon sa pinagpapausukan nila, yung ismokan nila. Doon na siya maluluto, doon na siya magkakakulay. Natural yung kulay nito. Wala silang nilalagay na ano. Kumbaga, ang nagkukulay nito is yung usok talaga nung ginagamit nila. Kusot yun eh. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy yun. Tapos, siguro mga isang oras na pinapausukan. At saka ang dami. Dami nilang ginagawang tinapa. Kasi yung tinapa nila pang export na rin. At saka wala ka makikitang na basag ba. Makikita mo yung tinapa, yung buong-buo siya. Walang crack, walang ano. As in, talaga makikita mo na fresh yung ginawa nilang isda. Kasi ang purpose ng pagbibilad nila, diba pagka binilad mo, medyo matutuyo siya. Pag natuyo siya, at tapos in-steam mo, binandian mo, hindi talaga siya masisira. Kaya yung ano nila, yung galunggong nila, o yung tinapa nila, talagang buong-buo. Kaya kung bibili kayo ng tinapa, try nyo. Kasi sa Manila, alam ko may mga mahaw na rin dun eh, galing ng ano, galing sa Linas. Kasi may mga ibang tinapa na parang patakbuhin lang ba? Inispihan nila ng bang ng may pinapang spray sila eh. Para magkulay dilaw, ganun. Hindi siya natural na ano, na kulay. Galing sa ano, sa usok. Ay, sa kusot. So, tapos na naman ang aking mukbang, guys. Thank you for watching and subscribes. Thank you.